Anak na Idu mayroon. Baka buti pa tayo ng mga rinyo. Ayaw pumayag yung matanda eh. Baka hindi na natin bayaran yung jeep niya. Taklay Duma! Sabihin mo sa kanya, tatambakan ko siya ng kwarta ngayon! Yun eh! Taklay Duma! Pag-iing mo malang kayo, pati ako'y abalahin nyo! Mula! Huwag mo, tutulak! Gago ka! Bakit tulak? Bakit masyadong matagal ka matwa? Ha? Huwag mo nang itutok yan. Sabi ko na nga pati, nako na naman kayo ng aso eh. Mantado! 20 mil ang halaga niyan! 20 mil? Sino yung kumi aso yan? Meron? Pakita mo yung 20 mil. Kilala mo ba ito? Kalulung putuku,
Gracia, bit mo aking gracia, yung ginidiyos at sukeko, man pa karing sablang babay, man niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yesus. Dahil ka marihan niyo ng Diyos, panalaan niyo ng mga kasalanan, ngayon po, at mga patataya niya. Bapo Maria, bit mo kasing gracia, yung ginidiyos at sukeko, man pa karing sablang babay, man niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yesus. Dahil ka marihan niyo ng Diyos, panalaan niyo ng mga kasalanan, Bapo Maria, mit mo kasing gracia ang gining Diyos at sukeka. Nyan pa ka rin sablang babae, nyan niya pa naman, imbungan ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang gining Diyos, mananay di makasalanan, ngayon po, Bapo Maria, mit mo kasing gracia, yung gining Diyos at sukeka. Nyan pa ka rin sablang babae, nyan niya pa naman, imbungan ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang gining Diyos, mananay di makasalanan, Bapo Maria, bit mo aking gracia, yung gining Diyos at sukeko, nguan pa ka rin sablang babae, nguan niya pa naman, imbungan ng atyan mong Yesus. Santa Maria, yung gining Diyos, panalaan niya ng mga kasalanan, ngayon po, at mga patataya niya. Bapo Maria, bit mo kasing gracia, yung gining Diyos at sukeko, nguan pa ka rin sablang babae, nguan niya pa naman, imbungan ng atyan mong Yesus. Santa Maria, paano mauna na kami sa inyo? Adios, Sr. Ragida. Sige po. Bye-bye. Oh, baka gusto mo na kumain eh, oh. Nakahanda na. Mami, ano mo ba? Come on, out with it. Alam kong may problema ka. Ako lang naman ang maaasahan mong tumulong sa'yo, hindi ba? Kanina, iniisip ko madaling sabihin sa inyo eh. Pero ngayon, bakit, iho? Mabigat ba? Mabigat to eh. Dahil naisip ko, kahit ano pa ang mangyari, hindi na ako makakabayad ng utang na loob sa inyo. Bakit? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo yung kalimutan mo na yon? Ako nga ang dapat magpasalamat. Dahil buhat doon dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ako ng gabay sa aking pagtanda. Anak kita, Mario. Nothing can change that. Ikaw ang legal kong tagapagmana. Ikaw lang, walang iba. Alam ko. Kaya kailangan malaman niyo na ang katotohanan. Anong katotohanan? Nagsinungaling ako sa inyo. Hindi santos ang tunay kong apelyido. Manara. Manalang? Matatandaan pa niyo siguro. Doon sa Almendras. May pinatay na lalaki. Kasama ng kanyang tatlong anak at manugang na babae. Ang pangalan niya ay si Sari Manara. Pinatay siya dahil sa 20,000 pisong nakapatong sa kanyang ulo. Tatay ko.
Commander El Basbas. My God! Nabasa ko sa diaryo yan. Nandun ka ba? Nakita mo? Puta na idayo! Tartado! Kipaniko rin natin. Mabatiwa yan! Ano kayo? Nasisiraya ba kayo ng ulo? Ipapatayin din nila yung batang yan eh. Siyempre, iisipin nila. Oras na lumaki ang batang yan. Eh, magigiganti rin yan, di ba? Ulo! Hindi lang yan. Tano, baka isipin ng mga pumatay. Nagugugin natin ang batang yan upang pumalit sa kanyang ama. At kapag yan ay inanap, at dito nakita, pare-pareho tayong puputulan ng ulo. O paano ngayon? Ano dapat nating gawan? Itapon niyo. Itapon niyo! Natatandaan ko pa nung binigay ka sa akin ang mag-asawang nakapulot sa iyo. Nakakaawang ayos mo. May sakit. Payat na payat. Sa akin kayo binigay dahil wala akong anak. Natakot ako kaya hindi ko sinabi sa inyo ang tunay kong pagkatao. Ngayong alam nila. Hindi ko kayo sisisiyan ko. Walang halaga sa akin ang iyong nakaraan. Pati ikaw, kalimutan mo na yon. Hindi ko magawa, Mama. Bakit? Noong bata pa ako, okay lang ako eh. Pero ngayon, may tungkulin na ako sa aking sarili. Kinakailangan malaman ko kung buhay pa o patay na ang aking ina. Pati tatay ko. Kailangan malaman ko kung anong uri ng kanyang pagkatao. Totoo bang si masama? Mamamatay tao? Tulad ng nabasa ko sa dyaryo, unawain niyo sana ako, Mama. Sa loob na 13 taon, ayaw akong patulugin ang aking konsyensya. Sige, anak. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lang kalilimutang dito ka. You belong here. Kung bakit mo kami natitiis. Tuwing dadalaw ka rito, lalo mo lamang akong pinahihirapan. Tapatin mo ako, Sario. Kailan mo ibabalik sa akin ang aking mga anak? Mana po, Tatang. Mana po, Ima. Bakit ayaw mo sumuko? Alam mo, Baraman, hindi pa ako naiintindihan. Hindi ako mali magbitaw ng armay. Dahil, lamang naantay na aking makaway. Huwag mong alalahanin ang iyong mga anak. Kaya ako sila kinuha sa'yo. Para mabigyan ng proteksyon. Hanggang kailan? Paano mo sila mapapangalaga ang ganun? Kaya dami-dami nilang umaasa sa'yo. Sino pa maaari nilang asahin? Sino pa ang maaari nilang pagkatiwalaan? Ikaw ba?
Anong kabutihan na magagawa mo para sa kanila? Dayong pare-pareho kayong sinutugis sa mga militar. Alam ba nilang mangyayari sa kanila yan? Lumaban sila. Sinugan nilang kanilang mga buhay para sa kalayaan ng bayan. May naputulan na ba? May nalumpo. May managing inutil. Ngayon talang naging kabayaran. Wala. Hindi man lang sila kinilala. Samantalang yung mga duwag. Walang ginawa kung hindi magpalaki ng dyan. Mga collaborators. Andiyan, nagkalat. Mga buhay. Nagtatapo ng mga salapi. May mga private armies. May matataas pang tungkulin sa pamahalaan. Unawain mo naman ako. Pasensya mo na ako, Sario, kung hindi kita kayang unawain. Papahinga na ako. Susuko ko, Rosa. Nakanda akong tanggapin na namang parusa. Pero bago ko yun, sisingilin ko muna ang taong sumira sa aking karangalan. Natagtag ka lang sa biyahe. Eh, Aling Rosa, sasaglit lang ako sandali sa bahay, ho. Salamat, ha. Oo. Kailangan ka, binata? Kayo ba sa Mantuban? Ako nga. Bakit? Ako si Mario. Mario?
Ako si Mario. Alam mo bang ang paniwala namin lahat dito ay patay ka na? Lalo nang yung ina. Kanong katagal ka rin nawala? May 13 taon din ako. Eh, paano ngayon? Eh, sakit si Rosa. Mahina ang kanyang puso. Naisip ko nga ako na, huwag na muna magpakilala sa kanya. Talaga? Baka mabigla yun. Makakasama. Importante ko sa akin tatanong sa inyo, Mantuban. Ano masasabi niyo tungkol sa aking ama? Ang masasabi ko, huwag mo nang halongkatin pa ang kanyang nakaraan. Musmus pa ako nang makita kong kanilang bangkay. Sa loob na 13 taon, pinili kong burayin niyo sa aking isipan. Halos masira ang ulo ko, Mantuban. Hinahanap ko ang kasagutan dahil ayaw kong patahimik ang aking konsensya. Matapang ang iyong ama. Mabagsik. Kahit na hindi siya ganong nakapag-aral, may likas siyang talino sa pagtataguyod sa mga tao. Nasaksihan ko lahat yan noong panahon ng mga pun. Tila magbe-20 anyos lamang ako nang sumapi ako sa kanyang pangkat. Noon, ang munisipyo ng Santa Monica ay ginawang garisyon ng mga hapon. You have already killed the mayor of this town. And now, you are ordering the execution of this innocent man. They are not guerrillas. In the name of God, please stop this massacre. They are spies, traitors. Only one way to deal with them. If you are soldiers, you understand. War is end,
justify me. Anak ni Alcalde Manabat. Pinatay ang kanyang ama na huling tumutulong sa mga gerilya. Na may babae ko rin makakasama sa loob ng kapo. Ano? Ayos ba ito lugar na ito? Malyari itang lumbat? Malyari po, Commander. Yung landot ko sa baba, kung dumarating ang apon, ay kitang-kita. Ayusin niyo na yung kubo ni Rosa. Baka nagugutom si Commander. Pakainin mo.
Pala, salamat. Agule. Tumal. Tama mo siya. Bantay mo yung mayat. Opo. Iniisip ko, huwag isang babae ka rito, hindi magandang tignan. Dalaga ka pa naman. Kung tatagal ka pa rito, baka may magkasala. Naiintindihan ko, huwag ka mag-alala. Pagkatapos ko laban to, aalis na ako. Bakit? Pinaalis ba kita? Hindi ba yun ang ibig mong sabihin? Hindi. Ang ibig ko sabihin, bago ako magkasala, tinatawag ko kayo magkaisang puso. Lumawig na wain niyo pagsasama at magkaroon kayo ng maraming bunga. Lalaki, halikan mo ang iyong esposa. Magkakaroon ng labanan! Pero tinitiyak ako sa inyo na hindi tayo kasama sa bakbakan! Si Commander lang! Hindi ba nakakainggit? Thank you.
niya. Maaaring yan ang mga dayang ng taong inagaw ng layo at karapatan. Hindi ang layo na pinaglalaban ng asawa. Pag-aaralan ko ang lahat sa iyo. Tungkulin ko bilang asawa ang makaralan sa iyong panihintigan. Dagdagan mo na yung pag-unawa. Pagkat nag-isawa ko sa isang taong walang tiyak na patutunguhan. Matatapos din ang digmaan. Mabubuhay tayo ng payapa. Bibigyan kita ng mga anak. Lalaki silang tulad mo. Matapang. Matatag. Sana matapos na ang gera. Para matapos na rin ang paghihirap ng mga tao. Hindi na nga nagtagal at natapos din ang gera. Noon ay karawan ni Phil, ang panganay. Pinag-uusapan ang pagbabalik ng katahimikan. Pero wala pa rin nagbibitiw ng armas. Hindi pa na itatatag ang gobyerno sibil. At dahil sa magulo pa rin ang takbo ng buhay, lumaganap ang kasamaan. Cesario, Sanaro! Nasa lubo. Tamang-tamang dating ninyo. Bebe, huli. Sario! Sario! Aba, padre. May talo-talo ho tayo. Naku! Naku, anak! Napakalaking disgrasya nangyari. Disgrasya? Oo, sinalakay ng mga tulisan ng Santa Monica. Tulisan? Oo, yung bang pangkat nila, Sir Bando Beroya. Akalaan mo pinasok ang munisipyo at saka sa pilitang kinuha ang mga lalaki? Hindi pa pala nagbabago ang kulay ng hayop ngayon. Kinala mo ba siya? Yun ang ahas na nahuli ko sa amin sa mga anong araw. Madalang din ang puta ng gana. Nagkakawala bago ko mapig ang kanyang kamandag. Niliwanag mo ba sa kanila na dalawang bagay lamang ang kanilang pagpipilian? Tumama sila sa akin o mamatay dito. Ngayon din. Sige, kausapin mo sila ulit.
Pag hindi ka bumunot, papatayin kita. Huwag kayo! Maswerte ka tapos ng gera. Ayoko nang dumihan pa aking mga kamay. Sa dugo ay isang pusakal na magnanakaw. Pero itong tandaan mo, pag nagpakita ka sa akin muli, hinding-hindi na kita bubuhayin. Puta na ikamok! Di kami mayari makapaliwanag kaya Rosa. Kami na stila niya kahit Santa Monica eh. Balo mo naman. Magulo pa yung biyaking kaya kayo. Tutu. Patali pa si Baywana naman yung milyari, Ketty. Degaduan na berenta, o. Pasamantala. Abang alapang gudyan na si Bill. Manyawad lamang proteksyon. Sige na inang. Saupan mo na kami. Alben, kung inagawa ko. Narinig mo ba? Hinihintay nila ang desisyon mo. Hindi ko kaya hinihiling nila. Paano ka makakatanggi? Mahal ka na nila. Dalawang beses mong ipinakita ang pagmamalasakit mo sa bayan ito. Tabanan yun. Lakas lang ng loob ang kailangan doon. Hindi ako nakatuntong ng high school. Gusto mo ba ako mapasya? Ang kailangan nila ay pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi karunungan. Ikaw, niwala ka ba na kaya kong gantihan ang kanilang pagtitiwala? Nakalimutan mo na ba? Na magpakasal tayo, hindi ko alam ang tunay ng pagkatao. Pero nagtiwala ako. At iniwala ako na hindi ako nagkamali. Palibhasa ay likas na matulungin ng iyong ama. Hindi siya nakatanggi. Siya ang isinisigaw ng mga tao. Ano nangyari? Nabagsang batasyon, di ba? Nasa ilalim pa tayo ng mga Amerikano. Hindi pa na-establish ang gobyerno sibil. Tama. Doon, pumihit ang hangin. Nagsumbong si Biroya sa mga militar. Dumating ang army, dinisarmahan kami at pinalaya. Walang pagsidla ng poot ni Sario. Namundok siya kasama ng ilan. Noon ko naman naisip na manahimik na. Bakit ha? Dahil ang mga sumunod na pangyayari, hindi ko na kayang masikmura. Ano mga pangyayari? Nag-iba yung kabangisan ni Sario. Nakita ko ang mga pagpatay na hindi ko maintindihan. Sumutra ang walang saysay na pagdanak ng dugo. Alito. Ewan ko. Hindi ko nga nakausap yung nagdalo niya.
Siguro para sa'yo yan. Buksan mo. Oh, nakita mo na? Para sa'yo nga yan. Ang ganda. Ah, kasyang-kasya. Pwede pa buro ito ah. Huwag kang magbiro ng ganyan. Napaka-nerbiyoso mo naman. Diyan ka na ka. Kabalin. Balo yun naman. Pinagawa kong kayapan para king Balen na iti. Nung panahon ng apon, abalitaan niyo siguro ang milyari ken Balen ning Santa Monica nang sakubin ning apon ing munisipyo nino ing kililo nino ing migligtas. Karin girilya ka rin. Ala ng aliwo noong kekong talisuyo ang kabalin nyo na wala ng angad kundi magserbiso kay kayo. Balo yun namang ang pamagmalasakit ko. Subukan naman nyo ko bilang leader nyo. Ngeni noteng kayong magduda, magsalitaya arapan ko. Sino? Sige! Magsalita kung sino mang nagdududa sa akin. Ma'am! Lumaganap na parang apoy ang pangalan ni Sario. May nagsasabing siya'y masama. May nagsasabing siya'y mabuti. Isang bagay ang natitiyako. Pinuputo niya ang sungay ng mga taong nagpapahirap sa mga maliliit. Dalawang beses na pong nangyayari sa amin ito, Matuwa. Una po'y kinuha nila ang aming inahin. Kagabi po'y nagbalik sila uli. Kinuha po nila ang aming katukatulong sa pag-aararo sa bukid nang manglaban ang aking asawa at anak. Inugpong nila, ikinapos, pinatay na parang mga hayop at iniwan ang kanilang bangkay sa gitna ng bukid. Kaya naman po pinipilitan ko kayong matagpuan, Matuwa. Kalat na kalat po ang balita ng inyong pagmamalasakit sa mga taong naapi. Ano po gusto nyo nangyari? Natatakot po kami magsumbong sapagkat ang sabi po nila ay tinipulin nila kami pag ako'y nagsabi sa inyo. Danilo. Amor. Bukas. Pagkatapos maliwing ang kanyang asawa at ang kanyang anak, bibigyan natin siya ng katarungan. Thank you.
Totoo yan, Commander, eh, pero lumaban yung isa eh. Kaya, nalagdag naman ang pataba, ang tubuhan, sa sapang mesa. Oh, patawad po, Matpa. Patawad? Hindi niyo pa alam kung gano'ng kabigat ang inyong pagkakasala. Pinahihirapan niyo mga tao nagpupumilit na mabuhay na marangal. Sinagawa niyong pagnakaw ng kanilang mga damulat. Inaagaw niyong pagkain na isusubo na sa bibig ng kanilang mga anak. Ano po ang pasyon niyo, Commander? Ano pa? Mahilig silang pumatay ng hayop. Hayaan natin hayop din ang pumatay sa kanila. Saguli. Pinaliwanag ko na kay Rosa sa sadya mo. Doon muna ako sa baba. Marami ng taon ang nakaraan, Iyo. Ano bang gusto mong malaman? Yung tungkol sa anak ninyo, bunso. Si Mario. Alam ko na ho nangyari sa kanya.
Tatandaan ninyo nung siya'y panganak. Lalaki? Pariyasan ang pangalan niya, pero lalaki siya, kaya Mario. Gusto mo? Mario. Mario. Cesario. Asin din alagyo? Pwede. Sana. Kahit man siya'y makalasat ng tahimik na pamumuhay. Yan lang ang sadya ko rito, Padre. Gusto ko lang makaliwan agad tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bakit? Nakalimutan mo na ba? Mahigit na 400,000 piso ang tinangay mo. Bukod pa sa koleksyonado sa Angeles at sa Magalang. Bakit ba puro atraso kung dalang ang nakikita mo? Bakit hindi mo tanungin yung dalawang commander mo? Kung saan nila kinukuha ang perang itinatapo nila sa sabungan? Huwag mong lasunin ang isipan ng mga tao ko rito. Masisira ka lamang. Mabuti pa. Lumayas ka na. Isama mo na itong mga aso mong gutom. Sa paninigil. At sa pananakot. Padre, kinakalaban mo na yata ako. Hindi kita kinakalaban. Pinalalayas na kita. Pag nakita ko muli mukha mo, ikaw, at ang iyong mga aso ay ililibing kong buhay sa tubuhan. Nagsimula ang madugong labala ng mga tauhang tinindahan at ng aking asawa. Thank you.
Tumagal at lalong uminit ang paglalaban nila ni Commander Sumilang. Kaya, ipinasyonisaryo na kunin ang tatlo namin anak. Malalaki na nang mawalay sila sa akin. May isawa na si Billy noon. Mayroon na rin silang anak ni Marietta. Si Lito. Marietta, akin na yung bata. Si Bale ate, sabi naman ni Umang, dadala niya akong libro dito. Tagal mo yan! Baka magalit tatay mo. Hindi! Ben! Tigas na ulo mo, ano? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, huwag mo hawa ka niyan? Bitiwa mo yan. Berting, dinala ko na yung mga libro mo. Ano nga, inay? Eh, ima, yung gitara ko. Nandun, kunin mo. Mabuti. Nakausap ko na si Captain Castillo. Nakahanda rin siya makapagkita sa'yo. Tignan mo kaya eh. Pwede natin siya pagkatiwalaan. Talagay ko, pwede naman. Matagal na naman natin siya kakilala. Hindi ko gusto iniisip niyo, Tatang. Delikado tayo pag nalaman ito na ating mga kaaway. Ako pa rin nasusunod dito. Sige. Kung gusto niyo sumuko, kayong bahala. Pero may iwan kami ni Marietta rito. Pwede na! Buta na itaang mo. Hindi ba naiintindihan nung ginagawa ko? Para sa inyo ito. Ayokong habang panahon, mabuhay kayo dito sa bundok. Nang para maayop! Nagbalak pala siyang sumuko. Bakit hindi natuloy? Ano nangyari? Sana. Nagkalat ang mga uda sa Kilusan. Nalaman ni Commander Sumilang ang ginagawang pagtulong ni Captain Castillo. Hindi ba ganun ang nangyari, Rosa? Binaanak niyang sumuko. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kalaban. Gumawa pa sila ng mga bagay para pasamain ang aking asawa sa militar. Maragol na karangalan para kami ako intintang kayo. Bihira kayo siput sa ganitong mga pagkakataon. Willie Pepe, hindi ako maaaring magtagal dito sapagkat imbitado ako ni Meneses. Alam mo naman, siya na rin ang ipupwesto ko sa magalang. Yun nga eh. Sagat kimbano ang utang alupukeka. Alam mo na kayo sa loob at pagpasensya niyong konting naihanda ko para sa inyo. Hepe, huwag mo aksayahin ang panahon ko.
sa pagkain. Ang mahalaga, ang koleksyon. Salin muna kayo sa labas. At pagpasensya muna niyo ang aking naitabi para sa inyo. Bahay pa, Bengi po. Bahay pa, Bengi po. Ah, Kapitan. Sir. Nakalimutan yata ang paboritong pagkain ni Boss. Ah, sandali o. Hindi ako makikinabang sa kwartang ito. Gusto kong malaman, nasaan pa yung isang sadya ko rito. Sino sa inyong dalawa? Ako po, Matwa. Anong pangalan mo? Aison. Commander Aison. Bago pa siya ko. Sa ayaw natin sa gusto. Kailangan pagkatiwala natin si Captain Castillo. Hindi po sila inaalala ko. Si Commander Sumilang. Rider po ano yung malayon. Alam ko. Pero walang tayo magagawa. Hindi na tayo maaaring magbalik pa. Sige, abante mo na. Ang paghihiganti ni Sumilang. Kay Sari ay binuntang ang pagkamatay ng mga sandalo. Napilitan silang iwanan ang kampo. At sa mga sumunod pang mga araw, dumating sa buhay ni Sari ang tapang paghamon na nagiging sukatan ang kanyang matatak ng paninigitin. Nararamdam ko, Hepe. Gusto mo kita tulungan eh. Hindi ko magagawa. Wala naman akong nalalaman sa politika eh. Alam mo namang hindi ako gano'n nakapag-aral eh. Huwag mo sabihin sa akin yan, Padre. Malaki ang magagawa mo para sa akin. Kalat na kalat ang pangalan mo sa buong Tarlac at Pampanga. Kapag nalaman nilang, tinutulungan ako na labas-bas.
Yun ang ayoko mangyari. Dahil gagamitin mo lamang yung maling paniniwala sa akin ng mga taga-baryo. Na ako'y malupit. Ang lahat ng inutos ko ay parang batas nilang susundin. Pasababa yun. Kung sa pamamagitan ng tulong mo, maging alkalde ko. Kung maging alkalde ka, ang dahil sa gagawin ng pananakot. Anong klaseng pamamahala ang maaasahan sa'yo ng taong bayan? Sino-sino ang butante? Ako. Sino higit na papasama? Ako pa rin. At ang kilosang ito? Kung sa bagay, alam kong pera lamang ang mapapakilos sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, padre. Kung sakaling maupo ko. Nakakita mo na. Hindi ka pa umupo eh. Sinusuhulan mo na ako. Para makabayad ka ng utang na lang sa akin. Anong gagawin mo? Pahihirapan mo taong bayan? Magnanakaw ka? Saya. Umaasa pa naman ako matutupad ang aking ambisyon. Kasalanan mo rin, padre. Sana inisip mo muna na hindi sa lahat ng oras nabibili ka pangyarihan. Hindi pa rin ako atras. Mag-ingat ka, padre. Malakas pa rin ang koneksyon ko sa loob. Wala akong pakilam sa koneksyon sa loob. Umalis ka na. Pinapatay ang mga ahas dito. Itago mga armas. Ayoko magkaroon ng skandalo rito. Maayo pong bingin kay Kongan. Yako pong kaluguran yung F. Ignacio. Tatagal pong mayor, kaining balintamo. Kasanting ng manok mo? Kapilan mo may laban? Kitang Domingo. Gusto ko rin? Opo. Alagula rin babae, Kene. Ali naman po. Come on. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Huwag niyong kalilimutan ang inyong kaibigan, si Epe Ignacio. At sa darating na halalan, inuulit ko sa inyo, huwag niyo akong kalilimutan. Marami pong salamat sa kanila, at ako po'y magpapaalam na sa inyo, ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, Epe Ignacio. Iboto tayo para alkalde. Mga kababayan, mga kaibigan, sa darating na eleksyon, huwag po nating kalilimutan si Epe Ignacio. Puto po natin para alkalde. Mga kabalin, ampong kaluguran, indaratang eleksyon ni Taya Kakalingwan, ni Epe Ignacio. Puto tayo para alkalde.
Misis, pero ang sandali ng pangyayari niyo. Ay, daho! Tama na, Sario! Tama na! Awa ka sa anak mo! Salamat kayo. Matimang pa sa akin na pagmamalasakit niyo sa krusan. Pero binabalaan ko kayo. Minsan pa sumuhay kayo sa aking utos. Papatayin ko kayo. Patawarin mo ako, Tatang. Mahal ko kayo, mga anak ko. Nahigit pa sa akin buhay. Lalo na ikaw, Billy. Dahil ikaw nagbigay sa akin ng aking apo. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Hindi siya nagkulang. Lahat sila ay nakadama ng kanyang pagmamahal. Maliban lang kay Mario. Nasabi na sa'yo ni Tubal, di ba? Ang tungkol kay Mario, ang aking bunso. Nawala rin siya. Kinuha rin nila. Hindi na binali. Putulin na natin ito, Rosa, at baka makasama sa'yo. Pumatay sa akin, Ama. Alam kong may buhay pang isa. Sino siya man, Tubal? Oh, teka muna. Maghintay ka rito.
Bago ko mag-umpisa, ibig kong paliwanagan mo na malinis sa aking mga kamay sa dugo ng iyong ama. Totoong pagkipagsabwatan ako sa kanila, ngunit sinong patay gutom ang hindi maghahanggan makibahagi sa 20,000 piso na kapatong sa ulo niya? Bata pa ako noon. Ulul. Walang direksyon sa buhay. Walang selda sa Pampanggang hindi ko pa tinutulugan. Kaya't nang sigapin ako ni George at ni Bombay at daling kay Jefe Ignacio. Halos matulog ako nang makita ko isang tambak na bata. Gagawin kundi kumuha ng 2 taong papatay sa iyong ama. At ang lugar na napili nila ang sabungan ng Santa Lucia.
ako dinala ng... Mabigo kami sa pagpatay sa iyong ama. Puputulin nila ang aking gulo. Pag makaawa ako sa kanila, pangako ako na kukuha akong mas matinig. Mas matakaw sa kwarta. Nakakuha naman ako. Dalawa. Parehong halang ang kaluluwa. Si Lucio at si Heron. Dalawang pusakal na mamamatay tao. Huwag po natin kakalimutan si Macario Bora. Malaki po maitutulong ito sa ating bayan. Sa isang tao makamahirap. Magandang maga po, Matwa. Magandang maga po, Matwa. Eh, baka po makakatulong kami sa pagbibigay ng libret na yan. Ako si Heron. Ako si Lucio. Dito lang ako nakatira. Ah, dito ba? Di ako po, Masong. Dito ka rin. Salamat. Sana na kailangan ko tulong ng marami. Lubos-lubosin niya tulong niyo sa akin, ha? At saka alam niyo, ito si Macario Bora, nakamalit. Malaki may tutulong sa bayan. Sige, tutulong na rin. Sige, maraming salamat. Hindi nyo pa naman lubos na kilala ng mga taong yun, ha? Ba't nyo sila tinanggap? Lahat ng kilos ko, pinag-aaralan ko mahayap. Sa panong ito, nangailangan tayong dakala tao. Yun lakad natin bukas ang asikasuhin mo. Gusto rin makipag-usap sa akin ni Governor. Sobra na ito. Sobra na ginagawa ng kompadre ko. Bakit? Kailangan ba na may permiso? Ito nga eh. Konting kwarta lang eh. Pinagtatagal nyo pa. Ano pa ba hinihintay nyo? Malakas ang pakiramdam, kompadre ko. Mahirap di kita nyon. Madali na yun, Hepe. Nakapasok na kami eh. Gusto nyo eh, pagbalik namin sa kampo. Imposible. Hanggat nasa tabi niya, sa Commander Ramad Danilo, madidisklase kayo. Huwag niyong intindihin yun. Kung yun lang ang problema, madaling ayusin yun. Narinig mo, Masong? Kumilos ka naman. Gantihan mo naman yung mga kwartang nakuha mo sa akin. Hinintay muna namin matapos ang eleksyon bago namin sinagawa ang pagliligpit kina Danilo at Amor. At nangyari ang kinatatakutan ni Commander El Maspas. Nanalo ang oposisyon. Yun ay malaking tagok sa kanyang kilusan. Para siyang sangibong pinutulan ng paktak. Lahat ang sitwasyon ngayon. Pero ang hindi ko pa malaman, kung paano magiging patakaran ng bagong pamahalaan. Pero may pag-asa pa rin tayo kung ibibigay natin ang pagtitiwala natin sa bagong Pangulong Marcos. At sa palagay ko naman eh, maintindihan niya ang kalagayan natin. Dahil siya naging gerilya din, tulad natin. Ang panahon na po, maunawaan niya ang ating hangarin ng mga pagbagong buhay. Marahil eh, magbibigyan niya tayo ng pagkakataon sa ating mga pangarap na makabalik sa ating mga pamilya. Kaya isipin niyo na mabuti.
kung ano kabutihan na may bibigay ng binabala kong pagbitiw ng armas. Doon sa gustong tumiwalag at nagbabalak sumama sa pangkat ni Commander Sumilang. Mag-ingat kayo. Magsasama-samayin ko kayo sa impyerno. Dapat mong alalahanin. Pinapangako ko sila bago masaktan isang man sa kanila. Mamamatay mga tao. Hindi mo pa sinasabi sa akin kasasama ka kay Tatay sa pagsuko. Iniisip ko pa, Marieta. Siguro dapat iisipin na ikaw ano magiging kinabukasan dito ni Lito. Sino ba masusunod? Ikaw o ako? Sige. Kung gusto mo ipaiwan, ikaw ang bahala. Pero sasamahan kita rito. Putang ng buhay to. Hindi ko gusto nangyayari. Kapag sumurahin si Commander, patayin din lang siya natin. Gusto mo unang namapin siya? Ano? Hoy! Ano ito hindi ka kunik mo riyan? Ha? Natutuwa ka ba? Totoo. Totoo yung masama ako. Lahat ng kawalan niya, alam ko. Lahat ng kahayupan, dinaanan ko. Pero hindi ako mamamatay tao. Kung gayon sino? Sinong pumatay sa tatay ko? Sino pa? Sino pa kundi yung dalawang anak na puta? Baliwanag ba? Wala kayong gagawin kundi karihin nyo rin. Lambingin ninyo. Dodoblik pa ang bayit nyo. Pagtulog sa inyo niyan, siguradong sisipi pa ang babae sa inyo. Pero hindi ko magtutulog sa kanya. Ano? Aba, okay, pare. Mo, Danilo. Ah, ito magiging asawa niyo ngayong gabi, ah. Hello. Hi. Bure. Oh, kundi ka rin niyo. Ha? Pasige, sir. Oh, itong tandaan niyo, ah. Pag may nagreklamo, alam niyo na gagawin ko. Papatayin ko kayo. Sige, sige, sige. Kundi natin. Oh, pwede ka. Oh, kisna. Oh. Nasiyahan niyo ba? Hoy! Ulutan pa rin niyo. Hoy. Oh, ano ba? Hoy! Sabi ka! Oh, ikaw! Punta mo si Basong doon! Lasingin mo! Oh, dati! Ano ba? Ano ba? Wala kang kibo dyan ah, para ka nakikipaglamay. Bukas pa iya. Bukas pa ang lamay ah. Siya nga? Sino? Ikaw. Kami di mo tinigil ang pukang amo. Lucio! Lucio! Mukhang nakakagipit tayo dito eh. Saka nakakastabi tayo doon sa dalawa. Eh, madali yan. Di lumipat tayo ng ibang pwesto. Nakita mo nga ito. Init na init na ito kapareha ko. O, padre. Ating tulugar, ha? Ako tayo rito. Salamat. So, pare, 6,000 tinamaan niya sa sabong.
Ka-anim na libo rin ang uubusin natin ngayon. O, dapat doon naman eh. O, oh, sige. Order lang kayo ng order dyan, ha? O, oh, dapat lang. Order lang ang kamila, ha? Okay, tuli. Tara, doon tayo. Sige. Kasama si Billy. Kung hindi, puro suspecha na lang ayod nila si Bibig noon. Nang malay mo kung tama si Billy, hindi natin alam kung saan piano nang galing ang dalawang niya.
Hindi sapat na katibayan yan para matiyak natin na sila nga ang pumatay. Anong katibayan pa hinahanap mo, Tatang? Nuna pa. Wala na akong tiwala sa mga hayop na yun. Ikaw, dahil makitid ang isip mo, pero ako, tinitimba ko muna lahat ng pangyayari bago ko hatulan. Talagang malaki na ang pinagbago niyo, Tatang. Noong araw, kayo na ang umahatol. Kayo pa rin ang pumapatay. Puro kalokohan talaga. Nung hinulog ko yung huling coin, ang huling rin. Kung ako kayo, magpapalot na ako. Pag nagtagal pa kayo rito, kahit sa harapan ng tatang ko, papatayin ko kayo. Ano sabi? Pachung ka pa rin? Hindi kami umalis. Kahit na ako'y nuusog ng aking konsyensya, handa akong isugal ang aking buhay. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko. Basta makuha lang namin ang 20,000 piso eh. Hindi na bali magkita-kita kami sa impyerno. Yung nabasa ko sa dyaryo, yung interview sa kanya ng mga periodista, nangyari daw yan bago siya. Oo. Nandun pa kami nang sila'y dumating. Saan nga pala, kumpadre? Si Henry Dumacalo ng Manila Times. Kumusta po kayo, kumpadre? At si Amante Reyes ng Philippines Herald. Kumusta kayo? Mabuti ho. Nagpapasalamat po kami, Commander, at pinagbigyan yung kahilingan namin kay Mayor na makapanayam namin kayo ngayon. Para nagpapasalamat din ako sa inyo, dahil sa meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Ah, lukluk pa mo? Ah, malyari po, bayo tamo lukluk. Palito sa tamo pa mo. Ah, wah, wah. Napansin niyo, nakukunti nila mga tawang ko rito. Marami sa kanila, namalis na. Yung mga naiwan na lang dito, ay yung mga gusto makapagbagong buhay. Tila pagsuko na naririnig ko sa inyo, Commander. Ito ba'y dahil sa pagbabago ng administrasyon? Inanda ko na sarili ko sa mga ganitong pangyayari. Pero, malaki ang maitutulong niyo sa amin. Kung ipaabot niyo sa mga kinukulan, aming hangarin, mamuhay ng tahimik. At siya nga pala, ano pong masasabi niyo tungkol sa inyong kaaway na mortal at si Commander Smith lang? Yan pa nga pala isang bagay na gusto kong liwanagin, Commander. May balak ba kayong tumulong sa mga militar? Kung papayag ang militar, gagawin ko yun bago ko magbitin ng armas. Siguro ibig sabihin yan. Kapag sumuko siya, siguradong 20 nilang mawawala sa amin.
Tuloy ang plano. Ako lang magbabayad sa inyo ng personal. Mabigat to yun, Epe. Alam ko. Kaya mabigat din ang bayad. Wala na natrasan to, Lucio Heron. Dagdag ako ng dalawang tao. Tutulog din sa inyo si George at Bumay. Kailan? Mamayang gabi. Dalhin niyo sa akin ang kanyang ulo. Babalik dito mga reporters. Buhat sa matataas ng mga pinuno ng mga Milkat, tutuparin ko aking pangakong tumulong. Para maibaksak ang kapangyarihan ni Commander Sumilang, ang kasunod nun ay kaming dalawa ni Billy ay magbibitiw na ng armas. Sino man sa inyo ang gustong maiwan dito, ay gagalang ko ang inyo pa siya. Kaya rin dyan, Lucio, Heron, Masong, bibigyan ko kayo ng laya. Sana man nais niyo ngayon. O siya, kung tapos na kayong kumain at gusto niyo na magpahinga, maraming salamat sa inyo.
Mario. Mario, anak. Anak. Manakit, titi-titi.